Kung ikaw ay hindi sanay sa araw o yung taong gising na gising sa gabi, ay bagay na bagay kang tumira sa buwan. Dahil dito sa labas ng kalawakan ay madilim ang kalangitan, mapaaraw man o gabi. Hindi ito gaya ng sa Earth na nagliliwanag ang kalangitan. Marami sa atin ang mapapaisip na dahil ito sa liwanag na nanggagaling sa sun, kaya maliwanag sa araw at madilim naman sa gabi. Well, ganun lang kadaling tignan pero mas komplikado pa ito kung tatapusin nyo ang video ng ito. Bakit nga ba itim ang kalawakan? Yan ang ating aalamin. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kapantas. Ang tanging dahilan kaya itim ang kulay ng kalawakan ay bakante ito. Walang atmosphere, walang molecules at walang kahit na ano. Tinatawag itong Olbers Paradox o kilala sa tawag na Dark Night Sky Paradox. Ito si Heinrich Wilhelm Olbers, isang German astronomer noong 1750s. Siya ang kauna-unahang taong nagtaka kung bakit madilim ang kalawakan. At sa kanyang pag-aaral ay napatunayan niyang dahil ito sa pagiging bakante ng kalawakan sa anumang bagay, literal na bakante o literal na space. Kaya sa mga naghahanap ng space dyan, labas muna kayo sa Earth. Ang nagpapatunay sa pag-aaral na ito ay ang buwan at ang ating planeta. Huwag na tayong lumayo pa. Sa Earth na lang halimbawa, maliwanag ang ating kalangitan dahil mayroon tayong atmosphere. Minsan nga kahit gabi ay maliwanag pa rin dahil nagre-reflect dito ang liwanag na nanggagaling sa araw. Take note, ang liwanag na nakikita nyo sa buwan ay hindi talaga sa kanya galing kung hindi sa ating araw. Ang ating buwan ay nagsisilbi lamang na isang malaking reflektor o isang malaking salamin na nagpapasa ng liwanag papunta sa Earth. In short, wala talagang sariling liwanag ang buwan. Balik tayo sa ating atmosphere. Mayroon itong tubig, mga ulap, dust particles at iba pang mga uri ng molecules. Ang mga ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang kalangitan, gaya ng blue sky, red, yellow, at kung ano-ano pang kulay gaya na lang ng aurora borealis. Salamat sa ating atmosphere at nakikita natin ang tunay na ganda ng langit, araw man o gabi. Pero ibang-iba ang senaryo kapag nagpunta tayo sa buwan. Dahil wala itong sariling atmosphere, ang kalangitan ay magiging purong kadiliman lamang. Kaya kahit napakaliwanag ng araw, ay madilim pa rin ang kalangitan kung titingin ka sa ibang direksyon. Kumbaga, kahit ang haling tapat, parang gabi pa rin sa ilang bahagi nito. Kaya kung isang araw ay bigla na lang mapundi ang sun, ay magiging napakadilim ng ating mundo. Parang mundo ko pag wala ka. Sa totoo lang mga kapantas, kayong mga viewers ang bituin ng buhay ko. Kung wala kayo ay mananatiling madilim ang ating channel. Kung wala kayong mga nanonood ay malamang wala rin ako. Kaya maraming salamat po. Mabalik tayo. Ang ibig ko lamang sabihin ay kung mawala ang ating araw ay magiging napakadilim ng sanlibutan. Kumbaga, araw-araw gabi, mas lalabas ang kagandahan ng mga bituin sa langit. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi nakakasilaw ang mga ito? Parehas lang naman itong mga bituin gaya ng ating araw. Well, naitanong na rin niya noong 16th century. Ito si Thomas Diggs. Siya ang unang nagduda kung bakit hindi nakakasilaw ang ibang bituin, gayong mas malaki pa ang mga ito kumpara sa ating araw. Ang tanging nakita nilang dahilan ay ang tinatawag na distansya. Parang flashlight sa gabi. Kung sobrang layo sa iyo ng may hawak ng flashlight, ay hindi na ito ganun kaliwanag gaya ng nakikita ng may hawak nito. Isa pang dahilan kung bakit hindi nakakasilaw ang kalawakan gayong napakaraming bituin ay dahil sa distansya ng mga ito sa isa't isa. Kung titignan natin sa gabi, ay mukhang magkakadikit ito. Pero sa totoo lang, ay napakalayo ng mga ito sa isa't isa. Sinabi sa makabagong pag-aaral ay nag-e-expand daw ang universe. Ibig sabihin, mas lumalaki pa ito at mas lumalayo ang distansya ng mga ito sa isa't isa. Imagine niyo yun, hindi pa nga natin nararating ang dulo ng universe . Ngayon ay may bago na namang pag-aaral na mas lumalawak pa raw ito.
Pero bago tayo pumunta doon sa dulo, ay puntahan muna natin ang pinakamalapit na bituin bukod sa ating araw. Ito ang Proxima Centauri. Mayroon lamang itong 4 light years mula sa atin. Ibig sabihin ng light years ay distansya gamit ang bilis ng liwanag. Kaya kung pupunta ka rito, gamit ang spaceship na sing bilis ng liwanag ay aabutin ka ng 4 na taon. O kaya naman, kung bigla na lang itong sumabog o mapundi, ay 4 na taon pa bago natin ito malaman. Kung tatanawin mo ang Proxima Centauri sa kalangitan nang hindi gumagamit ng telescope ay hindi mo ito makikita dahil napakahina lamang ng liwanag na binubugan ito at 7 beses itong mas maliit kumpara sa ating araw. Ang kalawakan din ay may tinatawag na dark matter. Ito ay klase ng molecule na bumubuo sa 80% ng universe. Kung dito sa Earth ay para itong hangin ng kalawakan. Hindi ito nakikita, hindi ito natatamaan ng liwanag at hindi ito nahahawakan. Kumbaga, ito ang pinaka-espasyo ng universe. Ang dark matter ang dahilan kung bakit itim ang kulay ng kalawakan. Dahil ito ang klase ng bagay na hindi natatamaan ng sinag ng araw. Pero ano nga ba talaga ang tunay na kulay ng kalawakan? Akala ko dati ay itim lang, pero ganito pala ang totoong kulay nito. Hindi lang natin ito nakikita gamit ang ating mga mata dahil wala naman tayong kakayahang makakita ng frequency o yung tinatawag na electromagnetic spectrum. Ang nakikita natin sa mga kulay na ito ay napakalimitado lamang. Halimbawa, hindi natin nakikita ang frequency ng radio, microwave, infrared, ultraviolet, x-ray at gamma rays. At maging ang ating wifi signal ay may kulay din. Sa kasalukuyan ay mayroong mga advanced telescope upang makita ang tunay na kulay ng mga ito. Kaya nga kapag nag-search ka sa Google ng word na universe, ay tatambang sa iyo ang iba't iba at naggagandahang kulay ng kalawakan. Noong una ay akala kong edit lamang ang mga ito. Akala ko pinapaganda lang nila ang mga ito para magmukhang mas kaaya-aya, pero hindi pala ganon. Ganito pala kaganda ang universe. Hindi lang natin na-appreciate ang tunay na liwanag nito kasi wala naman tayong kakayahan upang makita ito. Ang mga ganitong klase ng telescope ay talagang napakamahal. Huwag nyo nang tanungin kung magkano dahil maging ang mga scientist mismo ay hirap sa pagpoproduce nito. Dahil nangangailangan ito ng mga mamahalin at mga special na pyesa upang makabuo ng isa nito. Malay nyo balang araw, may binibenta na siya Shopee na gaya nito. O kaya naman ay may isang taong makaimbento ng special na sunglasses na kayang makakita ng kulay ng frequency para masilayan natin ang tunay na kulay ng space sa oras ng ating stargazing. Kaya antay-antay lang mga kapantas. Ngayon ay alam nyo na, ang tunay na kulay ng kalawakan ay hindi itim kung hindi makukulay na liwanag. Mas makulay pa sa medyas na gamit mo sa school. Bago natin tapusin ang video, ay shoutout muna tayo kay Shira Marie, isa sa mga taga-subaybay natin. Nakakatuwa dahil 8 years old pa lang siya pero talagang nagugustuhan niya ang mga ganitong klase ng video. Kaya maraming salamat. Ikaw, ilang taon ka na? Pwede kang mag-comment sa ibaba para alam ko kung ilang taon na ang mga viewers natin. Sa ngayon ay dito na natin tatapusin ang ating video. Kaya kung gusto niyo pang mas maging makulay ang inyong buhay, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.